For today's video, mga ka-friendsy, tayo po ay magawa ng meriendang puto. At sa paggawa nga po ng puto ay kailangan natin dyan ang 2 pirasong itlog at 1 cup na asukar na puti at atin po yung halu-haluin. At lagyan na rin po natin yan ng 2 cups na ibap na milk at 2 tablespoon na tinunaw na star margarine. At naglagay nga po pala tayo dyan ng 1 tablespoon na vanilla at saka po ay asin at atin pong halu-haluin. At huwag din po ninyong kalimutan maglagay ng 2 tablespoon na kalamansi para po ay mawala yung lansa ng itlog. At salain na po natin yung 2 cups ng harina at 2 tablespoon na baking powder para po ay pinong-pino. Para po pag naluto yung ating puto ay maganda ang kutis, ay este makinis pala, ay naku po, sana all ay makinis. At pagkatapos nga po nating salain yung harina ay ilagay na po natin yung tinimpla natin kanina. At kapag po nailagay na nating lahat yan ay atin na pong halu-haluin hanggang sa siya ay mahilo. Charing! Naisipan po ba yan naman nating magluto ng puto at palagi na lang po nating merienda ay kamuti at saging ay nakakaumay din naman po minsan. Kahit nga po hinalo na natin ang hinalo ay may mga buo-buo pa rin pero hindi po yan problema. Salain po natin yan para lalong pinong-pino. Ay madali lang naman po talagang gumawa ng puto kaya pwedeng-pwede ninyo itong gawing pangnegosyo. At pagkatapos nga po nating salain yan ay ayan na nawala na yung kanyang buo-buo. At ilagay na nga po natin yan dito sa ating takaan. At maglagay lang po tayo ng 3 tablespoon dahil nga po yan ay maalsa pa. Kaya po hindi natin kailangan yang punuin. At kung nagbabalak nga po kayong gumawa ng puto ay ganito pong takaan ang magandang bilhin. Dahil nga po ito ay rubberized, napakadali pa niyang linisin. Ilagay na po natin yan dito sa ating pinakuluang tubig at dapat po yung takip natin ay nakabalot sa damit para po hindi napapatakan ng tubig. At pagkatapos nga po ng 20 minutes ay atin na po yung lagyan ng cheese sa ibabaw. Kapag po nalagyan na natin lahat yan ay atin na pong takpan uli. At pagkatapos nga po ng 3 minutes ay ayan, nakaluto na po tayo ng puto at dumikit na rin po yung kanyang cheese at atin na po yung ahunin. At dahil nga po maganda yung ating takaan ay napakadali lang po niyang tanggalin. At ayan na nga po yung ating nilutong Princella puto cheese. At ilagay na po muna natin dito sa dahon dahil magaluto pa tayo ng natitira. At ayan na nga po yung ating ginawang puto ay talaga naman pwedeng-pwedeng gawing pangnegosyo. Dahil nga kanina pa ako natatakam dun sa ating nilutong puto, abay tikman na natin yan. At ayan na nga ni ay talaga namang napakasarap ng ating ginawang puto. Pag kinagat mo po talaga siya ay napakalambot. Dahil nga po hindi natin yan tinipid sa ingredients ay talaga naman pong napakalinamnam. Tamang-tama lang po talaga ang ating pagkakatimpla sa ating puto. At dahil nga po nasarapan ako sa ating pagkakaluto ay talaga namang naubos ko na naman yung ilang pirasong puto. Mga ka-friendsy, pa-subscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and see you again guys!